Yes. Yes po ma'am, nakapasok na po ako. Oh, ikaw daw, Nico, nakapasok ka na. Hi guys. Alexa. Okay, so since po nag-ano tayo, nagbago po tayo ng link from Zoom application to Google Meet po. So, let's start from the top. The Bluetooth device is ready to call. May request everyone po na upon joining po the link, kindly mute po your microphone kasi recorded po yung mga ano natin, usapan natin dito. So, please po. Kindly mute your microphone. Thank you so much. Magandang hapon po, my dear parents. Nasa chat box na po natin yung link ng attendance para po sa meeting natin ngayong hapon. Habang inaantay po natin yung ibang parents na mag-join, pwede po natin pindutin yung link para makapag-sign up po tayo para sa para sa ating attendance ngayong hapon. Salamat po. Ano sabihin? Hello, wait, no. Okay, dear parents, while waiting for the other parents to join us po, paki-check po ang inyong chat box. Meron pong link na sinend si Sir Larry dyan. Just click the link, then paki-fill upan po yung mga required ano information para sa attendance link po natin. Attendance po yan. Thank you so much. Excuse me, ma'am. Dito ba yan sa ano, mismong Google Meet or sa chat messenger? Dito po sa chat box po ng ating Google Meet mismo. Saan click po dito? Po chat box. Di ba nakikita niyo po yung ano, yung participants ganun, yung may nakikita kayong 101, yung tabi po noon. Ah, wait lang. Para may life is ready to tell. Line in. Nakita niyo po ba yung tabi po ng participants? Sabihin niyo na lang, i-share na lang ng ano. Kung hindi pa rin po makita yung respective advisors po mamaya, we'll be sharing the link na lang po sa bawat group chat per section na lang po kung hindi pa rin po makita. Sige. Para po lahat na yan. Okay po. Pero doon sa mga nakakakita naman po dito sa chat box natin, you may ano po, you may start clicking the link tapos provide the necessary information. Thank you so much. So since na we ano like what I've said, like po lumipat tayo from Zoom to ano Google Meet. So let's start from the top. Okay, again, so welcome to the virtual meeting with parents of the graduating class for school year 2020-2021. So this is Mrs. Janeline Castillo, your host for today. So, like what we said while ago po, yung graduation, this is the most awaited part on the life of our children. Lalong-lalo na rin po sa inyong mga parents kasi you really did a great role in honing
our students kasi you are the facilitators of learning na nga po. So to start with, to formally start our meeting for today, let's start it with a solemn prayer to be led by our grade 6 teacher, Ma'am Joyce Linette Punong Bayan. Tumungo po tayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming mahal, inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, nang ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo at mapasapuso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalalaganap ng iyong salita. Punuin mo kami ng banal na espiritu na mapanatiling malinaw ang patutunguhan ng lahat ng aming pag-uusapan at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Naway maipatupad namin ng tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. We can't hear you. Sorry. So, once again, let's all welcome one of the competent master teachers and asset of our school, our master teacher to Ma'am Maricel Brillo. Palakpakan naman po natin siya. Kaya pala walang nagre-react kasi yun din ang naririnig. Okay. Thank you. Thank you so much, Ma'am Jen. All right. So, once again, a pleasant afternoon to everyone. Okay, I'm very glad that you had spare time for this meeting today. So, according to Mahatma Gandhi, strength does not come from physical capacity. It comes from indomitable will. All right? So, I am very lucky talaga that all of us teachers and parents, including all the staffs in the Department of Education, had this indomitable will para po to surpass ng pandemyang ito. So, as what I had said a while ago, kayo po ay nagkaroon ng malaking papel na ginampanan sa ating mga estudyante when it comes to support, when it comes to paggabay sa kanila, kasi alam ko po na hindi magiging successful ang school year na to kung hindi po dahil yon sa inyo. Kaya ngayon po talagang gusto ko pong ibuhos ang aking pasasalamat sa inyo, mga parents, my our dear parents, na talagang nandyan kayo palagi sa pagsusubaybay sa ating mga estudyante at wala kayong sawa sa pagpunta sa school, sa pag-get and retrieve the module. So, talagang two thumbs up po ako sa mga parents ngayon kasi you're doing two things at the same time kasi nagtatrabaho kayo, nagiging teacher kayo sa mga anak ninyo at the same time, talagang hindi kayo nagsasawa doon, di ba? So, congratulations po sa inyo dahil po sa inyo, dahil po sa ating lahat. Ngayon, ito na. Isang month na lang and magkakaroon na po natayo ng graduation. Ayan, at yan po ang ating pag-uusapan today. Ayan, so without much further ado, I would like to welcome you all in our web meeting. And I hope po that we will have meeting on the minds. Magkakasundo po tayo sa lahat ng mga mangyayari sa ating graduation. Thank you and good day, everyone. Thank you so much, Ma'am Drio, for that very warm welcome. So, like what Ma'am Drio told us while ago, yung indomitable will. So, it's very obvious naman on the part of the parents kasi weekly yan, we are meeting each other for the distribution and retrieval of the output of our learners, same as true with the
yung mga formative tests nila, mga LEAP na yan, and you never failed to attend such ano distribution and retrieval. So very supportive po yung ating mga parents dyan. So like what we said while ago, you really did a great job. So konting kembot na lang, we will be celebrating our graduation day. So this is a joint effort talaga between the parents, the teachers, and the students. So congratulations po sa lahat. Yung pandemya hindi naging balakid in order for us to reach our goals. And that is yung final is yung graduation. So konting ano na lang, nandyan na sa harap na natin. So thank you so much, Ma'am Sel, once again. Now let's proceed with our meeting proper. So our presider for today's meeting is one of the greatest teachers of Soldiers Hills for Elementary School, because aside from the contributions that he did in our school, he is really a great teacher to our pupils, because he continuously inspires them, mapa virtual man yan or physical. He makes his students laugh kahit ngayong pandemic. So without further ado, may we welcome our presiding officer for today's meeting, one of the grade 6 teachers, Sir April M. Aurelian. Palakpak naman po dyan. And virtual. Sir April, take it away. Thank you, Ma'am Jenna. Paano ko ba umpisahan, Char? Hello po. Good afternoon po. So bago tayo mag-start, apo, good afternoon po sa ating lahat. Bago po tayo mag-start, mamaya kung may mga katanungan po kayo regarding sa pag-uusapan po natin, pwede nyo po siyang i-drop sa ating chat box dahil babasahin po natin mamaya yan para masagot ang inyong mga katanungan. Okay po ba tayo doon? Po. Sige po. Okay, sir. Okay po, sir. Okay. So, alam ko na ako hindi rin ako sanay na hindi kayo nakikita tuwing end of the school year, kasi nasanay ako sa ilang taon naman na nandito ako sa school, laging nagkakaroon tayo ng physical meeting. Gawa nga ng pandemya, so medyo hindi muna tayo magkikita-kita sa ating end year meeting. So, tiis-tiis muna tayo sa ating virtual meeting. So, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong araw, ngayong hapon? Alam ko naman na nabanggit na kanina, yung pinaka-asam natin bilang mga magulang ay ang makitang ating mga anak na magsipagtapos ng elementarya. So, sino ba namang magulang ang hindi ma-excite, di ba? Kaya lang, sa sitwasyon natin ngayon, medyo magkakaroon ng pagbabago kung paano natin ipagdidiwang ang graduation. Okay, Ma'am Jenna, PowerPoint, please. So, okay, so ang agenda natin for today is the end of school year rights. Paano kami nag-arrive sa gayto na magkaroon ng virtual graduation? Hindi naman kami magsasalita o magsasabi na magkakaroon ng virtual graduation kung hindi ito dumaan sa DepEd. Okay. Merong ibinaba ang DepEd na memorandum. Ito ay ang DepEd Memorandum Number 27, Series of 2021, kung saan nakasaad dito na magkakaroon ng virtual graduation instead magkakaroon ng physical graduation. Dahil nga hindi pwede ang physical na graduation ngayong taon, igagawin na lang po siyang virtual. Okay, ano ba ang tema ng ating graduation para sa taong ito? Ang tema ng graduation natin ay kalidad na edukasyon, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, or strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. So, nakikita nyo sa ating screen kung kailan magaganap ang ating virtual graduation. Ito ay magaganap po sa araw ng July 16, 2021 sa oras na alas 2 ng hapon. Oh. Malinaw po. Kailan ang graduation?
Okay, July 16 sa oras ng alas 2 ng hapon. Okay. Ano po ang isusuot ng mga bata sa ating graduation? Pwede pong uniform or white polo shirt. Or sa mga babae, pwede na rin siguro tayong mag-Sunday dress na kulay puti. Kasi karamihan ng ating mga bata ay galing sa kulay pang school. Kaya wala pa silang school uniform. Okay po ba tayo doon? Basta po sa lalaki, white polo shirt, sa babae naman, pwede din namang uniform or Sunday dress na kulay puti. Next slide. Next slide na. Oh, next agenda naman natin ay toga picture. Number 2. May number 2 ba? Okay, next agenda natin ay toga picture. Sobrahan ata ng ang apat na agenda na to eh. Oh, okay, toga picture. Ito yung medyo siguro, ito requirements for graduation muna pala. Medyo nagja-jump kasi. Okay, so what are the requirements for graduation? Ito naman alam ko, nakapagpasa na tayo nito. Pero kasi may mga bata pa rin po kasi na until now ay wala pa rin PSA birth certificate. Bakit kailangan po namin ng birth certificate? Kasi ito po yung magiging basis namin kung anong ba talaga ang spelling ng pangalan, kung ano ba talaga ang buong pangalan ng bata na ilalagay namin sa diploma. Kasi may mga cases po kasi na kapag naglalagay kami ng pangalan ng bata, bigla na lang sasabihin ng magulang na mali po yung pangalan. Tapos i-check namin sa birth certificate, hindi nagtutugma. Pag nasabihan po tayo ng advisor na magpadala ng PSA, kung walang PSA, pwede naman ang NSO or yung tawag doon, ma'am? Yung local na birth certificate. Yung nanggagaling po sa munisipyo, okay, pwede po yun. Kung wala pa tayong PSA, as long as mas maipasa tayong evidence na ayun talaga ang buong pangalan ng bata. Okay, another one, Form 137. Ito siguro, Form 137 ay applicable lamang sa mga transferees natin. Lalong-lalo na yung mga nasa malayong lugar. Ito kasi yung kailangan natin kasi magkakaroon pa ho ng school checking ang mga teachers at isa sa hahanapin ay Form 137. Kaya po, kung kayo mga transferees ay hindi pa nakakapagbigay, makipag-ugnayan po tayo sa mga advisors natin para magawa natin ng paraan at makontak yung school na pinanggalingan. Okay, so ilan lang po yan sa mga requirements for graduation. Ulitin ko po ha, yung PSA natin, mahalaga yan. Baka mamaya, pag natanggap nyo ang diploma at mali ang spelling, mali ang pangalan, babase na lang kami kung ano yung nasa LIS kasi ayun naman po ang binigay nyo. O kung wala man kayong naibigay na PSA, ayun po ang susundin namin. Nagkakaintindihan po? Okay, next. Agenda number 3, itong toga picture. Ito medyo ano to ngayon eh. Fresh na issue kasi, oh, diba supposedly nagkaroon na ng poll ang bawat GC ng bawat sections, di pa bo? Nabanggit na po ng mga advisor sa atin kung paano mangyayari ang toga picture. Nung nakaraan po kasi na nagpunta dito yung photographer, pinakita niya po sa amin ang mga samples ng mga pictures kung saan ito po yung mga pictures na galing sa parents. Kasi po, ang problema natin dito, pagdating po sa pictures na sinisend ng mga parents sa advisors, nagkakaroon ng differences pagdating sa quality ng pictures.
lalong-lalo na kapag sinesend natin siya via FB Messenger, ano pong napapansin nyo kapag sinesend po ang mga pictures sa FB Messenger? Hindi malinaw. Okay, hindi po malinaw o lumalabo po yung mga pictures. Kaya po ang ending, kapag inedit ng photographer, nagiging pangit po siya. Pero wala na tayong choice doon. Kasi nga, hindi po pwedeng pumunta ang mga students natin sa school ngayong may pandemya. So in short, instead na may pictorials tayo na napag-usapan na per sections, hindi na po natin itutuloy yan. Kasi ang ano namin dito nga is yung mga kaligtasan at safety ng ating mga pupils. Whether na gusto natin magkaroon ng napakagandang kwalidad ng picture, mahirap din naman nating isapalaran ang health ng ating mga pupils. So, eto na lang ang gagawin natin. Kung gusto nyo po na magkaroon ng toga picture, magsisend ng malinaw na picture sa advisor. So, magsisend na lang po tayo ng malinaw na picture sa advisor. Kung ako po ang tatanungin nyo, wag po tayong magpipicture sa loob ng bahay. I mean, yung sa mga madidilim na spots. Pwede nyo po siyang gawin sa labas po ng inyong, anong tawag dito? Hindi naman sa kalsada, ha? Basta sa labas siya ng bahay, kung saan mas may magandang lighting. Kasi nagiging malinaw ang ating mga back cameras. Kasi ang mga back cameras ng cellphone natin ang may pinakamagandang kwalidad ng pictures. Pag front camera lang po ang gamit natin, medyo mababa ang pixels niya, kaya nagiging malabo. So, ang isa sa suggestion ko sa inyo, pag kinuhanan nyo po ng picture ang mga bata, pwede po sa labas na lang para mas malinaw gamit ang back camera nyo. Kasi may mga magulang na po akong nag-send sa akin na pinatry ko sa kanila mong picturean ang mga anak nila sa labas. Okay, so ulitin ko po ha, wala ng pictorials, hindi na po pupunta ang mga bata sa school. Kung gusto po ng toga picture, pwede po tayong magpa-edit sa photographer gamit ang mga pictures na isi-send nyo po sa advisor. Yung pag-e-edit po na yun at pag-print ng mga pictures ay may bayad po. Nabanggit na po ba ng advisor sa inyo ito? Hindi pa. Hindi pa po, sir. Okay, hindi pa po nababanggit. Kung gusto po ninyo magpa-edit ng pictures, ano ba ang laman ng pictures na i-edit ng photographer? Yun po ay isang malaking 1.8R at dalawang wallet size. Ito po ay nagkakahalaga ng 250 pesos. Sa may mga gusto lang po. Kung ayaw nyo naman at kaya nyo namang magpakuha sa mga photo studios, pwede naman po. Basta white toga ang gamit ng bata. Okay po? Okay po tayo doon regarding sa toga picture? Okay po. Linawin ko lang po ha, yung isi-send nyo na picture, kailangan po malinaw talaga siya. Kasi po ang ending po kasi kapag masyadong malabo, baka pag in-edit ng photographer, mawala yung kilay, mawala yung tangos ng ilong, o baka ma-deform po ang mga mukha ng bata, kaya dapat mas malinaw na picture po. So pupunta pa po ba tayo sa school para magpa-picture? Hindi na po. Need na. Hindi na. Hindi na po. Very good. Ulitin ko lang ha. Yung mga magpapa-edit po ay hindi po sa pilitan. Yung may gusto lang po. Ito ay halagang 250 pesos. Okay, next ma'am. Okay, so ito naman, itong DepEd Order Number 18, Series of 2021, ito naman ay tungkol sa mga awards and recognition
na suspended at pwedeng i-recognize. Sa mga academic excellence, classroom awards, grade level awards, isusususpend po muna natin yan. Pero pagdating naman sa grade 6, meron pa rin po tayong awarding ng academic excellence. Okay, ano yung sino-sino yung mga makakakuha ng academic excellence? Ito yung mga batang nagtatap, whether sa blended or modular classes. Oh, ito po ay base sa DepEd Order Number 18, Series of 2021. In short, wala po muna tayong recognition pagdating sa grade 1 to 5. Pero pagdating naman sa moving up ng kinder at grade 6, meron po tayong awarding recognition. So, excited na ba kayong malaman kung sino ang papasok sa Academic Excellence Awards? Yes po. Lahat naman tayo dapat na-excite, di ba? Kasi nga, tulad nga lang nabanggit ni ma'am, lahat tayo ay nag- Ako sir, na hindi ka na namin marinig, Sir April. Medyo na. Si Sir April. Tol. Ganun po talaga pag live. Putol-putol. Ito naman ang basis natin. Kung paano mapapabilang ang mga bata sa Academic Excellence Award. Okay. May tatlong category po tayo ng academic awards. May highest honors, with high honors, at with honors. May pinakamataas na karangalan, may mataas na karangalan, at may karangalan. Ang bata, para mapabilang sa may karangalan, kailangan po siya magkaroon ng average na nag-range from 90 to 94. Oh, take note of that, ha? Para naman makakuha siya ng may mataas na karangalan, ito naman ay 95 to 97. Kung ang bata naman ay gustong makakuha ng may pinakamataas na karangalan, dapat ang kanyang general average ay nag-range from 98 to 100. O, ito po yung basis ng ating Academic Excellence Award. Ano po ito? Average ang pinag-uusapan. From first to fourth quarter na po yan. At kailangan din po ang bata ay walang mababang grade sa 75. As long as naka 90 siya, pasok na siya sa Academic Excellence Award. Okay. Huwag pa rin po tayong mag-alala kung sakaling ang bata po ay hindi maka 90 or 94. Diba, ito pa lang naman ay pangalawang hagdanan kanilang tinatahak. Meron pa tayong high school, meron pa tayong senior high school, may college. Malay nyo, nandito sa ating school year ang magiging magna cum laude at summa cum laude. Malay nyo, nandito din ang maging presidente ng Pilipinas. O di po ba? Kailangan pag nangarap na tayo, wag na nating babaan. Lakihan na natin ang pangarap natin. Libre lang naman to, di ba? Walang bayad. Mas peace ka lang. Wala na din kung ano yun, wala din discount, di ba? Kung mangangarap na tayo, taas-taasan na natin, di ba? So, huwag mag-alala, mga bata, kapag hindi pa tayo makapasok sa Academic Excellence Award ngayong grade 6, meron pa tayong high school, meron pa tayong senior high school at college. Okay, next. Okay, ito, agenda. Another agenda, number 5 and 6, modules na di pa na ibabalik. Meron po kasing binigay ng first and second quarter na modules kung matatandaan natin. Di ba po? Ngayon, sir. Ang division of Bacoor City po ay nagkaroon ng, ano na tawag doon, Ma'am Jenna? Nagkaroon ng inventory na kailangan lahat ng mga modules ay ibabalik natin. Kung meron pa ho kayong mga modules na naiwan sa bahay, pwede na po natin ibalik sa araw ng retrieval and distribution. Ito po ay modules ng first and second quarter po. Kasi medyo kulang-kulang pa po ata yung bilang ng modules. And di ba po, kung mapapansin nyo, may link din na share ang mga advisors kung anong mga learning modalities ang gusto nyo sa susunod na taon.
O kung nabasa niyo yung link, may nakasaad na ba na face-to-face? May nakasaad na po bang face-to-face? Wala pa. May idea na kayo na hindi pa rin pala kayo gagraduate as parents. May pangalawang yugto pa pala. Diba? Meron talaga. Medyo ano na lang tayo, ihanda na natin ang sarili natin sa mat. Mas mahirap, sir. Yes. Tumpak ko kayo doon. Pero alam ko, kung yung grade 6 nga, nakaya natin, ang grade 7 pa kaya. Di ba? Kaya natin yan. Basta mo yung tulungan. Pati sir, polo ko sir. Parents na titiga. Sir. Kaya, tignan nyo si ma'am, ano, si ma'am Mrs. Flora. Hindi siya tumatanda sa kakasagot ng module. Bumata siya. Oh, iba. Iba ang nagagawa ng module. Nakakabata, di ba? Okay. Open forum na po tayo. Kung may mga katanungan, Ma'am Jenna, pakibasa po. Kung may mga katanungan sila sa chat box. Again, yung mga tanong nyo po, pwede nyo pong i-type sa chat box at sasagutin po ng mga grade 6 advisors po. Okay, so pwede pong magtanong. Chat lang po sa ating chat box para po ma-recognize ang inyong tanong. So meron pong tanong dito, Sir April. Galing po kay Mrs. Venus Vidal yun. Sabi niya, until when po ang deadline ng submission ng picture for graduation peak? Sir Larry. As soon as possible, sana maibigay na ng maaga. Kasi medyo matagal pa po yan i-edit ng photographer. Hindi ho kagaya ng kinukunan physically na mabilis lang siya, wala nang ibang gagawin, konting edit na lang. Pero pag ibibigay po kasi natin is yung picture talaga na ipapasa, dadamitan pa nila yon, lalagay ng toga, medyo matagal po yon. Kaya mas maganda, mas maaga, after po nito, pwede na po kayong kumuha ng picture, pakibigay na po sa advisor. Tapos yung mga advisor, ipo-forward sa akin, kasi ako na yung magpapasa doon sa photographer for editing. Okay. Sa din po nakapansin po sa mga pictures, Ma'am Jenna, mic mo. Isa lang po sa napapansin kong pictures na naisi-send sa akin ay hindi po naka-white na polo or white t-shirt. Mas maganda po sana kung naka-white polo or naka-any white na meron or any white na blouse ang bata para mas maganda kapag in-edit ng photographer. Pero po, ito lang po ang sasabihin namin na pag, kasi po kung marami kasi silang magpapa-edit ng pictures, baka matagalan po tayo. Kaya nga po ang gusto namin sana is yung malinaw at maganda yung pictures kasi po yung picture na sinenyo po muna sa amin ang gagamitin natin sa virtual graduation template. Kasi po, pag aantayin pa po natin yung picture nila na may toga, baka po matagalan tayo. Baka pagdating ng July 16, lang ko yung slide ng anak nyo, walang picture. Kaya, okay lang po ba sa inyo mga parents na yung picture na muna na isinend nyo sa advisor ang makikita nyo sa virtual template. Hindi pa po ito yung nakatoga. Pero kapag nagawa naman yung photographer ng mas maaga, yung may toga, yun yung ilalagay namin doon sa virtual template. Okay lang po sa amin, sir. Okay. Thank you, mami, sa pagsagot. Kaya, linaw-linawin natin yung mga pictures na isi-send natin. Mas maganda na rin siguro mga advisors, ibigay nyo na lang yung email address nyo sa inyong GC para doon nila isend yung mga pictures. Katulad po ng sinasabi natin kanina, kapag messenger po kasi ang magiging paraan natin sa pag-send ng mga pictures, nababawasan yung quality ng pictures, nagiging malabo po siya. So si advisor na lang po ang bahalang magbigay ng kanyang email address para doon na lang po kayo mag-send ng picture. Para hindi po nababawasan yung quality ng picture. Oo sir, nagsisend rin ako ng Google link. Opo. I mean Google Drive. Para doon na nila ilagay, Google Drive. Opo. Pwede din po yun. Oh, another katanungan, Ma'am Jenna.
Another katanungan from Mrs. Ubalde. Pero I think nasagot na to kanina. Sir, kailan po ibibigay yung payment po para sa graduation fee? Okay. Ang payment naman po ay pwede niyong ibigay sa advisor kung okay lang po sa inyo na advisor ang tumanggap. Kasi sa totoosin po, bawal po kami humawak ng pera na galing sa inyo po. Pero kung ayun lang ang means natin para makolekta po lahat ng mga payments, okay lang po ba na si teacher na lang ang kukuha ng payment tapos ibabayad po sa photographer? Okay po ba tayo doon? Sir, hindi ko po naabutan kung magkano po yung graduation. Okay, nasa 250 po. Okay lang po ba na GCash? Ang teacher po yun, hindi po graduation fee. Ay, yan. I-clear yan ha. Wala po kaming graduation fee. Wala po tayong bayad sa graduation ha. Kasi karamihan siguro ng bata natin dito ay galing po kasi ng private school. Eh, ang mga private school, sanay silang nagbabayad ng graduation fee. Dito po sa atin sa public po, wala po kayong babayaran. Na kahit 5, wala po. Yung sa picture po, yun po, yun lang po ay kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman po magpa-edit, okay lang naman din po yun. Oh, Gcash daw. Gcash. Paano natin i-withdraw? Charot. Wala. Pwede naman po basta magbayad na lang ng maaga kung magpapa-edit pag nagkaroon tayo ng distribution, di ba? Meron naman time na nagpupunta kayo sa school. Or kung ano naman po, apo, kung ano naman po, pwede siguro pagkuha nyo na lang ng picture tsaka nyo na lang bayaran. Basta po, i-ano na lang natin sa advisor na magpapa-edit po kayo. Okay lang po ba na bayaran na lang siya pagkuha na ng picture? Yes po. Okay, sir, pwede din po. Pero kung sir, gusto niyo nang maagang magbayad, okay, iabot na lang po sa advisor. Tapos si advisor na lang po ang magbibigay sa photographer. Sir, it's really... Magbabayad ako. Sir Larry. Sir, permission to speak. Ano? Nung yes, na-share po kasi, may mga parent na nagpa-picture na ang sinabi... saka na lang magbabayad kung kukunin ang picture. Ngayon po, ang nangyari, hindi na po nila kinuha yung picture. Na-print na po ni photographer. Pabalik-balik po yung photographer sa amin, humihingi ng payment. Pinakita namin yung picture. Ito po yung mga picture na binigay ninyo sa amin, hindi pa po kinuha ng magulang. Kaya po, i-assure po natin na kung kukuha talaga ng tukapik. Kasi ayun po, mommy and daddy, assurance po. Kailangan natin ng assurance. Kawawa naman ang photographer, di po ba? Yes, kaya ang ending nga, di ba, teacher yung nagbabayad. Yes. Opo, ma'am, opo. Tapa po yun. Oo, kaya ang gagawin na lang po ngayon, kung gusto nyo po talagang magpa-edit, hindi po kayo pinipilit ho. Basta ang gusto, you can pay in advance para po magawa. Kung ayaw nyo naman po, okay lang po. May nagtanong kasi kanina kung kayo na lang yung magpo-photoshop. So it's okay. Wow, it's a very good wow nga po. Para pagdating po ng picture sa amin, okay na. Wala na kaming antay yung picture sa galing sa mag-i-edit. Maganda din yun, Ma'am Sel. Di ba ngayong pandemic periods, lumabas ang talent yung yes or no? Yung mga tinatago niyong talent lumabas, di ba? Yung mga artist nating parents diyan na natenga sa pagde-drawing, o biglang lumabas. Ang galing sa pagde-drawing. Ayun. Okay, another question. Ma'am Loke, pwede naman po na 'wag ibigay ang card. Hindi po advisable ng DepEd 'yun, mommy. Baka mamaya na dyan ang central office at Facebook. Anong Facebook? Alam nyo naman. Alam nyo naman. Pag may mga ganyang issues, saan nyo nababasa? Sa FB.
baka mareklamo tayo. Mas maganda na lang po na gano'n na lang. Kung saan sila convenient, doon na lang, ayun na lang po ang ano nila, sundin nila. Kung gusto nila magbayad ng mas maaga, pwede naman. Kung gusto naman po nilang i-edit na lang yung sariling picture ng anak nila, kung marunong sila mag-Photoshop, pwede rin po yun. Nasa inyo naman po kung ano yung makakaginhawa sa inyo. Sir, kailan po grad peak? Mami, wala po tayong pictorials ng grad peak. Ang gagawin po ay magsisend ang magsisend po kayo sa advisors ng picture. Kung gusto niyo lang pong i-edit, ipa-edit to na may toga, magbabayad po tayo ng 250 sa photographer po. Kailan po deadline ng pasahan ng modules po? Anytime ng distribution and retrieval day po. Kasi po kami po ngayon kasi sa grade 6, magkakaiba po kami ng schedules. Bali, depende na lang po sa schedule ng sections nyo. Kung pang Monday po kayo, sa Monday na lang po. Mrs. Igoy, kailan ang graduation? O, sinong pwedeng sumagot? Yung nakinig. Kailan ang graduation? July 16. July 16. Okay. Sino yung unang sumagot? Lalagyan ko ng 99. July 16, 2 p.m. I-share din po yung link sa inyo, ha? Kung saan nyo makikita ang ating virtual graduation. Okay. Ano pa pong katanungan? Wala na pong katanungan? Sir April, may kakilala ka ba raw na ano tayo na photographer? Sir Larry, back to you. Sir, sagutin mo yung tanong na yon. meron po. Kaya nga po pinipresent namin sa inyo yung details kung magkano, kung paano niya gagawin para magkaroon po kayo ng option. O kung gusto po ninyo magpa-Photoshop sa labas, it's up to you po. Kung gusto ninyo yun. Kung gusto rin po ninyo sa inyong lingkod, pwede rin po yun. Pero kung gusto niyo po ng ano, sir, ano ah, pasingit. Kung gusto niyo po ng malinaw na picture, may nag-send po kasi sa isang parent. Ang ganda po ng pagkakakuha ng picture ng anak niya. Tinanong ko kung saan kinuha o saan nagpakuha. Diyan daw po sa may RFC. Sobrang malinaw po yung picture at saka maganda. Kung makakapunta po kayo, pero kung gusto nyo pa rin talaga ng magpa-edit, okay naman po, kahit saan po talaga kayo convenient. Doon tayo. At kung saan safe ang bata, doon tayo. Sir, hindi po ba makukuha ang card ng fourth grading pag-enroll? Ano pong ibig sabihin Mrs. Mendoza nito? Di ba po, meron na pong pinasagutan ng mga advisors na early registration link ng grade 7? Okay. Alam ko po, iba-ibang school kung saan nyo po sila gustong i-enroll. As nung, kasi ngayon po kasi, ang magiging way ng enrollment ay dati pa rin. Yung pagsagot nyo pa rin sa mga link. Tapos, pagdating na lang po ng school year, opening ng school year, saka nyo po, ibibigay yung cards o yung mga requirements na hinihingi ng grade 7. The usual thing po na ginagawa natin, alam ko naman may mga graduate tayo last year na anak. Tapos, di ba, ang mga advisors ng grade 7, hinihingi nila yung mga requirements sa araw ng pagkuha ng mga modules. Doon yun na lang din po yung isisend o ipapasa sa kanila. Mami Vidal yun, pwede po na tayong makipag-ugnayan sa advisors po. Sige po, Ma'am Kwan-o. Mrs. Venus Vidal yun. Forward ko po sa group chat, na forward ko na po ito noon. Kung anong school po, no? Gusto niyo mag-enroll ng grade 7. Opo, sir. Pero mga mommies and daddies, abangan nyo na lang
magiging call center ulit kami siguro. Tatawagan na naman namin po kayo kung anong modality. O, pag talagang malakas na malakas ang connection, i-blended nyo. Kung sa tingin nyo, nakaka-bothered ang connection, i-modular nyo. Ganun lang po yung kasimple. Hmm. Minsan kasi hindi po tayo pwedeng ano lang, data lang, umaasa sa data lang. Or ito for blended ha, kasi ito yung isa sa mga nakikita namin na nagiging problema pagdating sa mga data lang ang gamit. Minsan hindi na sila nakakapasok kasi kapag mahina or walang load, hindi na sila nakakapasok. Yung hindi nila na ipasok, sayang kasi hindi po nila na may mga lessons kasi minsan sa modules natin na 'di ba mahirap intindihin. Instead na maintindihan ng bata ang modules, na kakaroon tayo ng problema kasi nga nawawala ng connection. Parang ngayon, walang connection. Walang connection. O, di ba? Ganun po. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Isipin natin maigi kung ano yung modality na kayang-kaya natin o hindi tayo mahihirapan. Abang-abang na rin, po tayo kung tatawagan tayo ng mga advisors para dito. Tapos kasi po, yung mga info informations na yan, isinesend din po namin sa grade 7. Kung maaalala nyo, di ba, tinawagan po kayo ng mga advisors ng grade 5. Di ba? Ganun po ang mangyayari din. Pero abang-abang pa rin tayo, baka may changes. Okay. May tanong pa po ba tayo? Ano po, sir? Wala na po? Sure na po? Sure na sure? Gaano ka sure? Wala na po. Okay. Isang yes, malaking sure na dyan sa chat box. Lahat dapat mag-sure. O kaya islagay na lang natin sa, sa chat box. Okay. O sure, sure. Yeah, very good. Okay, sure. Sure, sure, sure. Yeah. Yan ah, sure, sure, sure ah. Tapos mamaya. Sir? Yes, sir. Please speak. May additional po, yung attendance po natin ngayon, yung link, sa mga hindi pa po nakasagot, pwede na po kayong sumagot. I-forward na naman po ito dun sa may group chat ninyo ng respective advisor para po meron kayong attendance para sa meeting ngayon. Maraming salamat po. Parang may narinig akong nagtatanong. Ano po yun? Tanong na. Sureness na po ha. Wala na tayong katanungan. Pero kung may hindi pa rin talaga tayo nauunawaan, pwede po tayo magtanong sa ating mga advisors. Sir, may tanong po ako. Kailan po talaga yung end ng kasi yung aming mga sinasagutan ng anak ko, parang kulang-kulang pa po. Okay. Wait lang po. Check natin sa ating mahiwagang kalendaryo. Kung July 16 po ang pinaka-end ng ating ng graduation, siguro po ito ay hanggang kasi kailangan nang ma-compute ang mga grades ng mga to. Ma'am Sel, ano kaya ang pinaka-end? Oo, ako kasi ina-advance ko na week 5 na kami ngayon. Mag-week 6. Okay lang. Okay lang po ba, dear parents, na i-advance na natin yung mga week 7 and 8, mga ganyan? Oo, para ano na rin. Ano ba? Ano sa tingin ninyo? Kayo, kung ano gusto nyo. I-advance na ba? O kami kaya pa ba? Lang. Kaya pa ba? Sir. Ay, advance na lang po. O, sige, sabihin po natin sa mga advisors dyan. I-advance na po natin para hindi rin tayong madelay. Advance mo po yung graduation. Sir, saan po ba gaganapin yung ano? Yung graduation? Wala po tayong place kung saan gaganapin. Ito po ay virtual. Mangyayari sa Facebook, sa YouTube. Oh, sikat kayo. Isa na kayo. Vlogger. Oo, ilalagay ko yan sa YouTube ko. Kaya international ang makakakita. National ang makakakita ng mukha ng mga anak mo. Kaya dapat maganda ang picture. Diba?
O pati yung mga kamag-anak nyo sa ibang bansa, i-share nyo yung link para maraming viewers. Facebook Live po yan, Facebook Live, at saka YouTube Live. Okay po? Okay po. Kahit na buong barangay po ninyo ang makakanood, maganda yan. Okay. So wala na po tayong katanungan. Kailan po ang sa ulihan ng libro? Isabay na lang din po natin yan sa pagkuha na lang siguro ng ano po, ng mga, kunyari, pag after ng graduation, kuha na ng card. Yun na lang po. Sa araw ng kuha na ng card, ang libro. Pero, pag natapos naman na ang module, siguro pwede nang ibalik yung mga books. Kung natapos na yung mga WHLP, yung mga LEAP na sinasagutan ng bata, pwede na po natin ibalik yung mga books. Sana naman mga mommies and daddies, yung mga books na ibabalik natin, naka-cover naman po ng plastic. Sana lang naman. Beke na me. Beke na me. Okay na sir, nasoli na namin. Ay, buti pa si Sir Duncan na ikas na nakapagsoli na ng books. Ha? Sir, may tanong po ako. Po yung yes, po. Ilang buwan yung bakasyon ng mga bata or weeks lang po ba? Mami, gusto ko yan natanong mo. Ako tatanungin mo kung ilang buwan ang gusto kong bakasyon. Wala pa eh. Wala pa rin po kaming alam about dyan. Pero parang ang ng DepEd na pasukan ay dati pa rin, October pa rin. Ang napipisil ng pasukan na. Pero kung October, baka August lang siguro ang bakasyon. Pero hindi pa natin yun alam. Depende pa rin sa DepEd po. Okay po? Okay po, sir. Thank you. Okay po, sir. Okay. So, wala na po tayong katanungan. Sir Larry, may dagdag pa po ba kayo? Wala na sir. Yung ibang teachers po ng grade 6, baka meron kayong concern. May mga concerns po na advisors, baka pwede nyo pong sabihin sa kanila. Attend na po kami, sir. Okay. Kung wala na, ma'am, baka may pwedeng pa-picture. Picture naman dyan. Sir Ben. I-stop mo your screen mo. Yes, sir. Si Sir Ben, takakuha na picture. Meron na. Pwede po mag-open ng camera, yung pinakamagandang mukha nyo. Yung pang-selfie nyo, yung gano'n. Siguro, ano na natin, tanggalin na natin yung share screen. Oo, para marami. Ayan na. Pwede sir. Oh, pagbilang ko ng tatlo, smile ah. Ang hindi mag-i-smile, may pinagdadaanan. Charot. One, two, three, smile. Oh, pwede na yung graduation, anong pic? Ganon, ang kumuha na graduation pic. Alam nyo na. Sir, Waki. Awaki naman daw! Pagbigyan si Mr. Duque! Okay. Okay na, Sir Duque? Okay, so all right? Masaya na siya, sir. Masaya na. Okay. Madam Jana, and... Wala closing remarks. Okay, thank you so much po for your parents. Thank you so much po for sharing your full time with us. So it seems na yung mga iba gustong-gusto talagang pumasok pero may mga hindi daw po nakakapasok. So siguro mahina yung signal or hindi na talaga kaya ng Google Meet. So it shows talaga na parents are really very supportive when it comes to their children. So I hope po na lahat po ng napag-usapan today ay nasa isip at nasa puso po natin. If you have some queries po,
Yung mga class advisors naman po ng ating mga anak ay willing to entertain questions po na gusto ninyong itanong sa related po sa ating ano napag-meetingan ngayon. So thank you so much po once again. Thank you po. Thank you po. So, yung mga thank yung you po. Bye po. Attendance ay i-share na po mamaya sa group. Thank you so much po. And thank you everyone. Po thank you po, ma'am. Bye-bye po, ma'am, sir. Thank you po. Keep safe po. Ingat po. Thank you.